Ay, hello po. Kumusta po kayo lahat, ha? Ako po ay nagpapasalamat po sa inyo lahat at nasa 200 plus subscriber na tayo, no? At ako po ay hinihingi rin sa inyo ng pasensya kasi naging busy ako for these weeks, ang mga weeks na nagdaan, no? Tapos nagkaroon pa ng Christmas break, nagkaroon pa ng New Year break, so keep safe pa rin po tayo, no, mga kaibigan, mga DIY. Pero ngayon, doon sa mga previous na mga video na pinakita ko sa inyo regarding doon sa timber code, may mga nag-question doon at sinagot ko naman, no. Reply ako doon sa mga comments. So, sasagutin ko pa rin. Ang timber code po ay pwede rin sa spray. Pwede rin po siyang sa agdanan, pwede po siya sa palochina, pwede rin po siya sa mga basta related sa wood, no? Mga maliliit na projects, mga crops, pwede po siya gamitin, no? Hindi nyo na kailangan mag-sanding sealer dyan kasi water-based, wala siyang amoy. May mga variants yan, may gloss, meron niyang matte, meron niyang semi-gloss. So, sa mga bago dito sa ating channel ay inanyayahan ko po kayo na mag-subscribe po at pakipindot nyo na rin po yung bell dyan at para ma-notify po kayo sa mga susunod nating video, no? Shoutout po sa mga nag-subscribe sa akin channel. Salamat po sa inyo lahat. Sarami po salamat. And magpapakita pa tayo rito ng maraming videos tungkol sa inyong mga finishing na hindi nyo rin nakikita sa ibang channel, no? Like yung gagawin natin ngayon, gagawin natin sa video ngayon is kakaiba, no? So dito sa video, papakita ko sa inyo yung ginawa natin na last time na nagmasilya tayo doon sa video na pinaliwanag ko yung regarding sa paleta, di ba? So, dito, ito yung ginawa natin na walang, ano, no? So, yan. So, kung mapapansin niyo, no, ito, hindi ginamitan ng liston, no? So, wala siyang guhit. Actually, pag may liston kasi, magkakaroon ng guhit dito yan. Babakat yung guhit. Pero sa procedure na binatakan to, wala. Okay. So, ito ay ginamitan ng glasurite na body filler. Base dun sa previous video natin. And then, ginamitan natin ng roller na epoxy primer. Okay. And then, tinap coat natin ng timber coat na semi-gloss. Okay. So, ito siya. Okay. Pakita ko sa inyo, no? Ayan. Kung mapansin ninyo yung glare ng wood, makinis. Actually, makinis. Patutunayan ko sa inyo na makinis siya. Hindi siya nagagasgas. Yan. Hindi siya nagagasgas. Yan. Meaning matibay siya. Although water-based lang siya. Matibay siya. So, ang adhesion ng epoxy primer at yung top coat, pwede nyo gawin yun. No? Halimbawa, gusto nyo ng ibang kulay, gusto nyo ng ibang like black, ang gagawin nyo lang, stain nyo lang ng black sa kanya patungan ng timber coat. Okay? So, magiging ganito na siya. Ngayon, kung ayaw nyo talaga na parang gusto nyo talaga yung makinis sa makinis, no? Ang gagawin ninyo dyan, yung ang basahan lang ipapahid ninyo sa kanya. Okay? Upang sa ganun, maging smooth yung finish. Okay? Pero hindi yan ang talagang topic natin yun sa video dito, no? Gagawa tayo, lalagyan natin ang design to. Lalagyan natin ang design to sa pamamagitan ng
ng paleta. Okay? Kung yung bago magamit ng wood graining tools, tayo gagamit ng paleta. Okay? So, gawin natin. Subukan natin. Dito mapapatunayan kung maganda nga siyang gamitin. Okay? So, bababa ko lang yung aking camera para makita nyo. Yan. So, dito ay mapapansin ninyo, makinis yan. Kinis. Okay? So, ang kakailanganin natin dyan, gagamit tayo itim dahil gray siya. Gray. Gagawa tayo ng laminated light design na dito. So, kailangan din natin ng paint thinner, no? Tapos, basahan, mostly, at yung brush, at yung paleta. Okay. So, una, gagawin mo is set aside muna natin yan. Okay. So, ito yan. This is an oil-based tinting color. Dun sa previous video, kasi ang ginamit ko dun is yung tawag nito. Ginamit ko dun yung water-based na stain. Yung acrylic color lang. Pero this time, ang gagamitin natin is ito. No? Okay. Bilang maglalagay lang tayo dyan ang pauna. Okay. Next step, lalagyan lang natin siya ng konting paint thinner. Okay. Tapos, haluin lang natin siya ulit para matunaw yung paint thinner. Yung kulay. Nagdagan natin. Yan. Okay. So, here it is. Ito, ano? Ito yung sinasabi ko. Ayan. Diba? Uulitin ko lang, no? Wala siyang guhit. Pero kung may liston, may guhit yan. Kahit sabihin mo pa nakaduko yan, or naka ano yan, lilitaw at lilitaw yung kalaunan ng guhit. Hindi mo mawala yan. Okay, so, ang gagawin natin, procedure, is, nabasahin natin ng thinner. Ito. Okay, punasa lang natin. Tapos, ganito nyo lang yung basahan nyo. Then, larito, pababa. Ayan. So, kung yung mapapansin, no? Ayan. Ayan ito. See? Yeah.
nakakagawa tayo ng design using ang paleta. Okay. Ayan. So, anong mapapansin? Ayan ang kinalabasan. Ano diba? Ayan. Nakita ninyo yan? O, diba? Diba guys, nagkaroon kayo ng idea kung paano siya ginagawa? Diba? So, ang background natin is gray. O. So, punasan mo siya ng lamp black. It may cause this. Magiging ganyan siya. No? So, para ka nang may laminated na pinto. Okay? So, ganito. So, once na ano natin yan. Okay? Asa natin. Ang kagandahan kasi dito sa ganitong style, nabubura siya. No? Nabubura siya. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Natin ng konting team. Lab naman natin. Kailangan kasi yan ay kasi kung hindi smooth yung surface nyo, hindi nyo siya, hindi kayo makakagawa ng design na gusto nyo o pattern. Okay, kaya kailangan talaga makinis yung surface nyo. Okay. So, nakaka-enjoy ito gawin, ano? So, una, hawakan nyo yung paleta ng ganito. So, kung mapapansin nyo, gumuguhit yung paleta. It will create some effects, no? Ayan. So, guys, alam ko nakikita nyo, no? Ayan. Okay. Tingnan natin. Yan. Kung papansin ninyo, talagang gumuguhit siya. Ipicreate siya ng design using this palette, paleta. Yan. Ito na natin. Yan. Okay. Ayan, ano. So, ayan. Kahit anong procedure yan, we create some pattern. Medyo ipipress nila ng konti. So, nakaka-create kayo ng design na gusto ninyo. No? Gamit lang ang paleta. Yan. Okay.
See this, guys, oh. Diba? Makikita ninyo. So, once na kapag sinuklay mo yan, ng smooth. Iyan. Palagay nyo, halatado pa bang pinturado yan? Diba, hindi na. Diba? Para ka nagpatong ng laminate sa kanya. See? Diba? Para ka nagpatong ng laminate. So, next step. Hawa tayo ulit. Okay. Pwede kayong gumamit ng iba-ibang kulay dito, no? Pwedeng brown. Depende kasi sa background nyo, no? Sa next video, gagawin ko yung ano na yan. No? Lalagyan natin to ng ano, ng sand. Yan. Gawin natin wood graining siya. Na nakagawa tayo ng wood. Using this paleta lang. O, kumpara sa okay. All guys, no? Simple, no? See? Okay, no? Yan. So, to make it smoothing, ganyan. Susuklayin nyo yung paint. Ang smooth lang. Alamya. Para sa ganun, totally mag-flat siya. Okay. Yan. Diba? Di ba maganda yung background ng gray then black. Okay. So yan, no. Kung titingnan niyo yung details. So nagkaroon siya ng kung titingnan mo napakarami niyang kulay, no. Basta alam niyo lang yung paano yung maghagod ng paleta, no. At hindi, ang kaganda, hindi nasusugat yung surface, no? Hindi nasusugat. Kasi nga, timber coat ang ginamit natin. So, dito, pinapatunayan ko sa inyo kung gaano katibay yung timber coat. Okay? So, sa ganitong proseso, kung gusto nyo yung ganito, once ma-dry ito, hindi nyo kailangan yung sanding sealer. All you need to do, pairan nyo kaagad ang timber coat. Gamitan nyo kaagad ang timber coat. Mga 2 to 3 coats. Pahid. Brush. Spray. Magaganda ang kalalabasan nito. Promise. Okay? So, to make the pulley details, no? So, yan.
nakikita ninyo, kahit anong gawin ninyo, sumusunod lang yung paleta. Kasi nga, see? Diba? So, hindi mahirap. Okay. Hindi siya mahirap gawin. So, alam na ito, pag nagkamali, pwede mo siya diretso yung ganyan. Or, pwedeng ganito. Straight lang. Gamit lang yung koto na basahan. And suddenly, boom. Saan mo siya supplyin? So, tinuro ko na to sa mga seminars ko, no? Tinuro ko na to actual. So, yan. Alam niyo yung parang... Yan. So, see? Kita niyo yung blending ng... Kita niyo yung blending ng gray sa black. Black pa lang yan, no? Paano na kung ibang kulay pa yung gagamitin natin, which is makakagawa pa tayo ng another sort of design, no? Okay. So, yan. Lastly, nagawa pa tayo. Para sa inyo to, dahil sa inyong pagsuporta sa ating channel, kaya ako kayo ginawa ng ganito na video. Pwede nyo to gawin sa mga pinto ng cabinet. Pwede nyo to gawin sa mga tap, alamesa, yung mga kahit saan po pwede siya, no? So, yan. Okay. Next step, all you do, gusto ninyo ng siya. Okay. Okay, yan, no? Nakakapag-create ka talaga ng iba-ibang design base sa kamay mo. Base sa nagagawa ng kamay mo. Okay? So, another thing. Okay. Let's say, gawa tayo ng way. See? Diba? So, nakakagawa talaga ng design. Pero paleta lang ang ginagamit. Sabi ko nga sa inyo, dun sa mga previous video, ay maraming gamit ang paleta.
Okay. Diba? Sino mag-aakalang palitan may gawa niyan? Diba? So, that's it, no? So, pakitaan ko yung isang marble. Subukan natin kung kaya siya makagawa ng marmol. Yan, as you can see, di ba? Nakakagawa. Even marble, you can design. Nakagawa ng design. See? Yan po, no? Nakagawa siya ng marble. Then, diba sa pamamagitan lamang ng iisang kulay, so marami yung nagawa nating design. Okay. Okay. Yan po mga DIY, no? Nagawa tayo ng marmol. Pwede mo pa i-details yan. May gustuin mo. Nasa sa'yo pa rin yan. Ayan. Pwede nyo gawin lahat ang stroke na gusto ninyo. Napapasunod ninyo yung stain sa gusto ninyo mangyari. Okay? Ayan. Nakaka-create ng veins. See? So, maaari nyong gawin to sa inyong mga top or countertop. Ginawa ko na to dati. Ayan. No? So, kailangan lang maging ano ka lang. Maging artistic ka lang. No? So, para makaka-create ka ng ganito. No? Wala namang special sa paleta na to, which is yan lang ang kayang gawin niya. See? Diba? Oo. Oh. Okay. So marami pa yung pwedeng gawin. Marami pa tayong pwedeng ituro ng mga ganitong design. Iba-iba. Marami yan na hindi pa nakikita ng iba. No? So, kapag ka, kasi ito, halimbawa ito, kapag sa madry na siya, totally madadry ito, saka mo siya gagamitan ng timber coat, no, gamit to. No need sanding sealer na. Wala nang sanding sealer. Pahid lang, roller, brush, whatsoever, foam na roller lang gagamitin ninyo. Nakakagawa na kayo nito.
Halimbawa, pwede kayo gumawa ng lamesa nyo, which is like coffee table, gawin yung ganito. Depende sa inyo. So, next video ay mag-procedure ulit tayo ng iba-ibang design ng ganito, ng wood graining. Actually, isa ito sa mga ituturo ko talaga sa inyo, yung pagkagagawa nito. No? So, kasi yan, habang basa pa yan, nalalaro mo yung paint sa kanya, yung stain. No? Kahit anong gawin mo, susunod yan. Okay. So, yan. You can create some amazing design na hindi nyo pa nakikita. No? Kasi karamihan sa iba, pag nagmamarmol, gumagamit nung ginaganyan sa kanila spray. No? Pero ito, kita nyo naman. Di ba? What more kung ibang kulay pa to? Di ba? So ito, combination lang ng gray background and then black. Di ba? So yung iba, sa lacquer gagawin dyan, spray ito ng sanding sealer sa kanila itatap coat. Pwede rin naman yon. Pero kung ayaw ninyo mabaho, use this one. So, mabibili nyo to sa mga Home Depot o may mga selected lamang na hardwares kayo mabibili. Okay? So, hindi yan mabibili kung saan-saan. Okay? Doon lang yan sa mga Home Depot mabibili. So, yan. Kahit ulitin mo yan, para ka lang nalap ng ball pen. Alam mo yung ballpoint na ball pen. Yan. Yan. As you can see, kaya mag-marmol nito. Diba? Napapaganda mo pa siya. Compare sa wood graining na wood graining tools, na isa lang ang pattern na nagagawa. Yung wood graining tools na rubber na nabibili, hindi yung kaya gumawa ng ganito. Diba? See? So, yan ano, yung inyo makikita, paggawa tayo ng isang klase ng okay, see? Yan. So, I do hope na may natutunan kayo muli, no? At siya nga pala, bago tayo magtapos, ikamali kayo, pwede nyo murahin to pamamagitan lang ng paintiner, then basahan. Yan. Pwede na. Okay. So, yan po. At marami po salamat muli. Sana may napulot kayong idea sa ginawa natin ngayon. Sa mga subscriber natin dyan, sa mga hindi pa, you can subscribe po. No? At sa mga nais po magtanong at may matutunan pa, comment nyo lang po yung mga tanungan nyo tapos sasagutin ko po yun. Pwede nyo rin po kung i-message sa messenger at ano man ang katanungan ninyo o na-encounter ninyo, pwede ko pong i-share sa inyo. Okay, so that's it for just sa ngayon sa mga nagawa nating video. Salamat po at ingat po kayo palagi, no? Alam naman natin na ngayon ay panahon ng pandemic. So, ingat po tayo. So, pwede nyo po itong pag-practicean. Mag-aaral po tayo ng ganito. Matututunan nyo pa yung mga estilo. At alam ko may enjoy kayo. Okay? Keep safe po mga kaibigan. Marami po salamat muli sa inyo.